Once again, good morning. So our topic for this morning is about vector drawing techniques. Okay, so i-share ko lang aking screen. Ayan. Okay, so vector drawing techniques. So our objectives for today. So first, okay, so at the end of our meeting, so everyone can able to first differentiate between bitmap and vector graphics. The next one is okay, so difference, okay, draw straight and curved paths using pen tool. Okay, so napapabisaya pa. Okay, so ito pang isa. Okay, so itong tatlo muna ang ating gagawin ngayon. Okay, draw and edit shape layers of using pen tool. Okay, so mostly, so ang ating pinaka imamaster na tools ngayong umaga ay yung tinatawag nating pen tool. Okay. But before that, let's differentiate between bitmap and vector graphics. Okay, usually sa Photoshop, so, dalawa yung ginagamit natin. So, it can be what we call bitmap images or it can be a vector graphics. Okay. So, when we say bitmap images, okay, when we say bitmap images, so they are technically called raster images. So, pag sinabi natin raster images, ito yung mga images na kung saan they are composed of pixels. Okay, so there are images that is based on pixels. So kaya nga doon sa Photoshop, pag may mga gusto tayong i-edit na mga images, anong ginagawa natin? So nirarasterize natin. Okay, para ma-edit natin siya. Kasi kung hindi natin siya i-rasterize, hindi natin siya i-convert to bitmap image, so hindi natin siya ma-edit. Okay, so we usually converted it to bitmap images. Okay. So yan yung mga sinasabi nating example or definition or description pag sinabi nating bitmap images. Okay. So usually, so ito ay ginagamit natin ito sa mga photos pag nag-edit tayo. Okay, so sa mga graphics. Okay. So itong kalimitan na ginagamit natin itong mga bitmap images. But on the other side, okay, mayroon tayong tinatawag na vector graphics. Okay. So dalawa 'yan, the vector graphics and the bitmap images. Okay. So kung itong bitmap images ay naka-base sa tinatawag nating pixels, okay, mga ano sila? It is composed of hundreds or thousands of pixels per image. Si vector graphics naman, they are made up of lines and curves. Okay? So which is called vectors. So yan yung ano yan. So they are composed of lines and curves. So therefore, ang pagkakaiba nitong dalawang ito, itong bitmap images, kung atin itong i-resize, palalakihin or i-shrink, paliliitin. So medyo nagkakaproblema tayo. Nagkakaroon siya ng mga edges or sinasabi natin nagiging pixelated siya. Bakit? Kasi tawag dito permanent na kasi meron na kasi talagang tinatawag nating yung kanyang mga pixels na nagko-compose sa kanya ay may naka-assign na sa kanya specific location. Okay? So palakihin mo man siya o paliitin, hindi umaalis yung pixels doon. Ayun pa rin yun. So kaya kung minsan nagkakaproblema pagdating sa ganong
bagay. Okay? So, yun. So, samantala, pagdating dito sa vector graphics, kahit palakihin mo siya o paliitin mo siya, so, nami-maintain pa rin yung crispiness ng ating image. Okay? So, kaya, anong maganda, saan maganda gamitin itong vector graphics? So, maganda gamitin ito pag gumagawa tayo ng mga logos, ganyan. O kung gumagawa tayo sa mga type natin, sa mga text natin, vector graphics yan. Or, so yun, logos, illustration. Kasi ang ano natin sa logo, pag gumagawa tayo ng logo, pwede natin itong paliitin o pwede natin itong palakihin. Okay? So kung yung ating logo ay naka-bitmap image ang kanyang property, magkakaroon tayo ng problema once na atin itong isi-shrink or atin itong i-expand. Okay? So, naiintindihan po ba natin? Naiintindihan po natin pagkakaiba ng dalawa? The bitmap images and the vector graphics? Yun na? Yes. So, bitmap images, maganda ito sa mga photos. Yung hindi mo siya i-ano, hindi mo siya i-resize. So, okay lang yon na naka-bitmap images tayo. Pero, pag i-resize natin yung photos natin or i-resize natin, yung design natin, ang ating kinakailangan, we need to, okay, so to translate it, okay, into a vector graphics. Or we need to convert it, yun yung pinakamano na word. We need to convert it into a vector graphics para hindi maapektuhan yung crispiness niya, okay, ng ating image na ginagawa. Okay, maiwasan natin yung sinatawag natin pagiging pixelated ng image na yun. Okay. So, may tanong ba tayo? Nauunawaan po ba? Nauunawaan? Okay? So, before we go to our Photoshop, ano? So, ano muna natin mga definition muna ng mga terms na ating gagawin. Now, so in Photoshop, the outline of vector shape is called path. Okay? So, meron tayong tinatawag na, okay, so, pag tayo ay nag-drawing using pen tool natin, so, yung pinaka-outline na nagagawa natin, it is called path. Okay, so, when we say path, it is a curve or a straight line segment you draw using, okay, different kind of pen tools. Yan. So, nagagawa natin yan using our pen tools. Okay, so when we select path, okay, so yun, nagagawa natin yan. So kung gusto natin na precise yung ating ito, yung ating gagawing path na yan, so we use pen tools. Kasi kung gumamit tayo ng mga selection tools, medyo mahirap. Okay, di ba? So lalong-lalo na lang kung minsan pag yung nagbe-blend yung kulay, wala tayong sharp edges, so hindi natin pwedeng gamitin itong ganito, ito. So, mahirap gamitin ito, itong mga lasso tool, itong mga polygonal, or itong magnetic lasso tool. So, mahirap gamitin yan. Lalong-lalo na pag wala tayong sharp na edges na pwede nilang kapitan. Okay? So, ang problema naman kay lasso tool at kay polygonal, so medyo depende sa stroke ng kamay mo rin yan. Kasi kuminsan nagmamagnet yan eh. Tumatakbo yan kung saan-saan. So, dito naman sa kabila, itong selection tool, so masyadong what we call kinagamit lang natin to sa mga geometric shape. So usually rectangular at elliptical lang ang pwede nating gawin. Okay? So it can pwede rin tayong mag-circle, pwede rin tayong mag-perfect square. So pero hanggang doon lang siya. So magagamit lang natin ito pag mga mabibilisan na mga pag-select natin, which is ayon sa kanilang tawag dito, ayon sa kanilang shape. Pero kung gusto natin ng precise na pag-select ng paggawa ng path sa ating drawing, we use pen tool. Okay, kaya nga one of the most powerful tools na mayroon ang Photoshop, itong tinatawag nating pen tool. Okay, so sino ba dito ang marunong nang gumamit ng pen tool? Yung bihasa na gumamit, ikaw ba man tawid gumagamit ka ng pen tool? Okay ka na sa, yes, pen tool, kayang-kaya naman tawid. Maliban kay man tawid na mahilig mag-edit. Okay, sino pa bang iba dyan na ano? Na marunong na o gumagamit na ng pen tool. Okay, kailan mo ba man tawid kinagamit si pen tool? Pag
magdakat po ng mga tao. Usually. Hello. Kailan magtawid? Pag magkaat po ako ng mga tao sa image. I mean, kapag imamask ko po sila. Okay. So, pag ikakat yung mga tao sa image. Okay? So, yon. Maliban sa pagkat ng mga tao sa image, ano pang kalimitan ginagamit ng pen tool? Okay, so, mas precise kasi siya pag pen tool ang ginamit mo sa image, di ba? So, unlike sa erase-erase ka lang, unlike sa gagamitan mo ng magic, okay, so, mas okay si pen tool gamitin. Okay, maliban doon, usually, ano, so, yeah. As per its definition, so, tuwing na gagawa tayo ng path, okay, so, usually, isanay natin na gumamit na tayo ng pen tool. Yun. Isanayan lang kasi yan, guys, eh. So, tawag dito. So, pag nasanay ka na gumagamit ka ng ibang tools aside pang pen tools, so mahihirapan ka. Pero as I start, magsisimula pa lang tayo, pinakamaganda, masanay na tayo na gumamit tayo ng pen tool. Okay. So, yan yung nagagawa ni pen tool. So, okay, we can able to create path, okay? So, sa ating mga drawing. Okay. So, precise talaga ang kanyang nagagawa. Okay. Maliban sa path, okay. So, kaya rin natin gumawa ng sinasabi nating shape. Okay, so, once nang ating, so, we can select na tinatawag nating path or shape. Okay, so, anong pagkakaiba niya? So, pag sinabi nating shape, it is, ito naman yung tinatawag nating a layer based on a vector object instead of pixels. Inon. So, once kung gusto natin gumawa tayo ng image na vector based na siya, so sinasabi nating pixel based, so gumamit tayo ng shape. Okay, makakapag-create tayo ng shape. So ang kagandahan sa shape, unlike sa path na pwede nating gawin, sa shape pwede natin itong lagyan ng colors, pwede lagyan natin mga effects. Okay, marami tayong pwedeng magyan kasi shape talaga siya. Okay, may iba pa siya mga property na pwede nating babaguhin. Okay, so yun. So dalawang pwede nating gawin. Pwede tayong gumawa ng path, okay? So whatever purpose pwedeng crop ng image o pag sa mga ginagamit nating mga masking, lalong-lalo na sa masking, gamit na gamit 'yan. Or kung gusto nating maka-create ng vector image space, gumagamit tayo ng shape. Ayan. So yan yung mga terms natin na dapat nating tandaan. Okay, now. So, punta na tayo ngayon sa ating actual na pagpapakita kung paano natin gamitin yung pen tools na ito. Okay. So, mag-open na lang ako ng what we call may na download na ako dito na magiging activity natin. So, ito rin po yung magiging activity natin. Magiging activity nyo pala after our lesson. Okay? So, mamaya i-explain ko na lang kung paano gagawin. Kasi doon sa post ko sa classroom, hindi ko na siya i-explain talaga ng mahaba. So, dito ko na lang i-explain sa video para magkaintindihan tayo. Okay? So, these are the examples of different shape na i-trace natin using pen tool. Pero usually, bago tayo pumunta dyan, so this is what we call the pen tool. Okay, ito sa mga hindi pa nakakaalam. Okay? So, para siyang pen talaga. Yung lumang style na parang sinasaw-saw pa sa ink ang dulo niya. So, yan yon. Okay. So, usually sabi nga, pwede tayo maka-create ng mga straight line. So, just click. Okay, ano ba? So, but before that, i-identify muna natin. Once nag-select ka ng pen tool, ang tanong muna, ano ba ang gagawin mo? Okay? So, gagawa ka ba ng path or gagawa ka ng shape? Okay? So, dito sa taas, okay, upper left corner, pag i-click mo yan, dalawa ang pwede mong gawin. Pwede kang shape or pwede kang path. Okay, sa path muna tayo. Okay, so mamaya na yung shape natin. Sa path, so ibig sabihin, parang gagawa lang tayo ng linya. As pa talaga, like the marching ant. Okay, so pag i-click natin dito, okay, so pwede tayong magagawa ng straight line. So straight lang talaga.
So pag ibalik natin sa pinanggalingan niya, bumibilog yung sa baba ng pinaka-cursor natin. Ibig sabihin, na-reach na niya yung kung saan siya nanggaling, yung origin ng path na yun. Pag i-click natin, nakabuo na tayo ng line. So para maging path siya, anong gagawin natin? So maraming kapamaranan. Pwede natin control enter. Yan. So meron na tayong selection na nagawa. Or, okay, so pwede natin right click natin yan and make selection. Yan. So pag make selection, pwede natin yung fade radius niya. Okay, usually 0.5 ang nilalagay ko dyan. Kahit tayo ay mag-edit ng mga pictures. So nilalagyan natin yan para medyo ano yung age niya. Okay, so yan na. May selection na tayo. Okay, so you can press control enter or right click and make selection. Okay, so yun. So control din muna natin. Pero kung gusto natin ng precise na straight na line, okay, click muna tayo. Okay, then anong pipindutin para maging straight? Anong pipindutin guys? Para maging straight yung line natin? Shift po. Okay, shift. Yan. Tama. So kahit saan pumunta yung cursor mo, okay, kung pipindutin mo yung shift, okay, it will be horizontally straight. Talaga, straight and horizontal. Then, i-click mo lang yung anchor point. Okay, so ibig sabihin niya mga yung bilog na itim na kiniklik natin, anchor point ang tawag natin dyan. Ibig sabihin, dyan mag-i-end yung line na yon. Then, pagpababa naman, straight pa rin yan. Okay? Kahit 90 degrees, pwede yan. Yan o. So, pwede natin paikot, pero straight yan. I-click natin ulit for another anchor point. Okay. Then, anchor point dito. Okay. Yun. Yan. Okay, so anchor point uli. Ito, pwede natin tapusin to. Yan. So straight line siya, just press shift. So click enter. So meron na tayong selection na magagawa. Okay? Diba? Through that selection, pwede tayo, pwede nating lagyan ng color yan or whatever na design na pwede nating gagawin. So usually ginagamit natin ito pag nagmamask tayo, nagka-crop tayo, di ba? So, yun. So, pwede nating masking yan. Pwede ka mag-add ng another what we call layer. So, through that layer, pwede mo nang kulayan yan. Di ba? So, pwede mo nang kulayan yan. So, hindi yan lalabas. So, kung ano yung ginawa mo, doon lang talaga yan. So, control D. Okay? So, may layer 1 ka na. Kaso lang, hindi mo na define kung ano yung layer 1 na yan kung para saan yan. Okay. So, yan. So, yun yung what we call pag-drawing lang ng mga straight line or yan, diretso lang. Now, so punta ngayon tayo sa curve. Okay, mga paano ba itong mga curve na yan? So, ito yung medyo masakit ang paggawa nitong mga curve na ito. Na kuminsan, lalong-lalo na sa pag-edit natin ng mga pictures. So, medyo what we call kinakailangan ng patient, kinakailangan ng tiyaga kung paano natin gagawin yan. So, sa straight line, okay na tayo guys ha. So, may tanong ba tayo sa straight line? Wala. Okay na tayo. Okay. So, nabanggit ko kanina, before we proceed, meron tayong ginagawang nilalagay ng mga anchor point. Okay, dito muna tayo para medyo mas maintindihan natin mamaya. Pag-click natin, unang-una, yun yung pinakaunang anchor point niya, pinaka-simula niya. Pag mag-click ulit tayo, ibig sabihin, another anchor point yun. Okay. So, hanggang doon na yung line na yun na pwede natin i-modify. So, another click, another anchor point. Another anchor point. Okay. So, dito, okay, sa ginawa nating shape, so, ilang anchor point mayroon tayo? Ilang anchor point? Anim, sir. Ilan? Anim po. Anim. Okay. So, anim yung anchor point natin. So, ano ba yung purpose ng anchor point? Sa tingin natin, mantawid, anong purpose ng anchor point? Pwede mo pa ma-adjust yan, sir. Pag pwede binalagan pang ma-adjust. Po. Paano natin i-adjust yan? Yung sa alt po. Alt? Pag pinindot nyo yung alt. Or control po ata. Magkaiba ata. Alam ko po alt eh. Yan, pwede lang. Mamumove lang natin. Ah, mamumove lang. Mag-add po ng anchor, sir. Ano? Mag-add po ng bagong anchor. Nakalock na siya eh.
Paano mag-add ng anchor? Control ng... po. Ready. Ayan. Okay, so paano? Okay, so yan. Halimbawa, nakagawa kayo ng ganyan. Kaso ang problema mo, medyo hindi pa siya talaga precise na gusto mong mangyari. Gusto mo siyang baguhin. Okay? Gusto mo siyang baguhin. Okay, so doon muna tayo sa pagbabago. Huwag muna tayong mag-add at huwag muna tayong magbawas ng anchor point. Pagbabago muna. Okay? So anong gagawin natin? So dito tayo pumunta sa pinakasusunod lang na sa baba lang ng pen tool. So meron tayo dito sa baba, okay? The direct selection tool. Okay, direct selection tool. I-right click lang natin 'yan. Okay, meron tayong path selection tool at meron tayong direct selection tool. So pag sinabi natin path selection tool, so masi-select lang natin yung path na 'yan, okay? So pag i-select lang natin 'yan, namo-move lang natin. Okay? So namo-move lang natin 'yan. Pero kung gusto nating i-edit mismo yung mga anchor point, so baba tayo doon. So, yun. Okay, so, wala kasi siyang, kaya medyo pag-clinic natin ito, direct selection tool, okay? So, parang namu-move rin siya. Kasi nga, wala tayo yung tinatawag na yung diretsyong line. Okay? So, yung tinatawag nating, ano bang pangalan nun? Okay, yung... direction nga, direction line nga, tama nga pala sabi ko. Wala tayong tinatawag na direction line kasi nga straight line lang ang mayroon po tayo. Okay, straight line lang. Okay, so hindi ko pala maipapakita sa inyo dito pag direct selection tool. Okay, so straight line lang kasi. So yan lang. Okay, ang ano natin. Okay, so ganyan-ganyan lang ang pwede nating baguhin. Ayan. So, pag i-click lang natin mismo yung anchor point mismo ang i-click ha. Ito. Yan. Naka-ano tayo ha, naka-direct selection tool. So, pwede mo lang siya mabago kung saan lang siya tawag dito, mag-move. Pero, straight line pa din siya. Okay? So, straight line pa din. Gusto lang natin baguhin yung ano ng anchor point. Ganyan. So, medyo ano kasi yan. Gusto lang natin baguhin para makabuo tayo ng what we call the katanggap-tanggap machine. Ayan. So, binago lang natin yung position ng mga anchor point. Okay. So, yan lang. Okay. So, paano ngayon kung gusto nating magdagdag ng anchor point? Kasi ayaw natin itong straight line. Gusto nating magbaliko siya ng papunta dito. Okay. So, pwede ka magdagdag ng anchor point. So, balik ka sa pen tool mo. Okay. So, add anchor point tool. So, marami kasi dito pagpipilian. Okay, add anchor point tool. So, isi-select mo ba dito ka gusto mag-add? Ayan. So, nagkaroon na siya ng another. Or gusto mo rin lagyan dito sa kabila? Dalawa na. Then, pwede mo na ngayon yung i-modify. Okay? So, balik ka dito. So, i-ano mo na siya. Ayan. So, nagkaroon na tayo ng tinatawag na itong line. Okay, yung straight line na yan. So, ang tawag natin dyan ay direction line. Okay, so nagkaroon tayo ng direction line. Ibig sabihin, itong line na ito, ito yung nagpapakita kung saang direction siya pwedeng mangyari. Okay, so usually, lumalabas ito sa mga curved line. Okay, so itandaan nyo ha, sa curved line. Kaya kanina wala dito sa mga straight line na anchor point. Kasi nga, tawag dito, straight lang siya eh. Okay, so kung ilahin natin yan, yun. Nagkaroon din siya ng straight line. Okay. Paano kung gusto mo hindi siya straight line? Gusto mo, ayaw mo ng curve? Gusto mo straight line lang? Anong gagawin mantawid? Ayaw mo ng curve eh. Gusto mo straight line lang? Tatanggalin po yung anchor, sir. Okay, paano tanggalin? Tatanggalin po yung arco. Anong anchor. Hindi yung nga gusto mo nga may anchor point dyan eh. Pero wala kang dapat wala itong straight line na ito. Paano i-delete yung straight line? Halimbawa, gusto mo, ito lang sa baba, okay. Ito lang yung may curve,
ito lang. Okay. Dito, dapat straight. Okay. Yun na. Ito lang yung may curve. Ito dapat ay straight. So, paano mangyari yun? Okay. So, ang gagawin natin, siyempre, tatanggalin natin itong, okay, direction line na yan. Kasi once na wala ng direction line, straight na siyang nangyayari. Paano tatanggalin? Balik tayo sa pen tool. Right click, pen tool talaga tayo ha. So, check nyo kung naka-pen tool talaga din. Pindutin nyo yung alt. Okay? At i-delete nyo yan. Ito, i-delete natin yung line na yan. So, once na dinelete nyo yan, ay wait. Undo. Okay. So, i-delete natin. Yun, ang na-delete sa baba. Ito yung mahirap dito eh. Kasi hindi siya nag-precise. Okay, hindi malaman ko saan yung ano dyan. Ayan, so dalawa nang na-delete. So, dalawa kasi mahirap mag-precise. Kasi during yung ginagawa mo, doon maganda mag-delete. Okay, pero yung ganitong buo na, kuminsan mahirap hanapin yung ano niya. Okay, so alt lang. Tula dito. So, tanggalin mo lang yung alt or itong pinakababa, convert pen tool. Okay? So, nagaganon kasi siya. So, usually, alt ang pinipindot. Yan. So, balik tayo sa direction selection tool. Okay? So, hilahin na natin yan. Okay, pwede. Pero may yung alt, magagamit natin yung sa shape habang ginagawa dapat natin. Kasi kuminsan, pag hindi ginagawa, eh, medyo yun, medyo masakit. Hahanapin mo pa. Yan. So, yun yung mga tawag dito sa mga straight line natin na. Okay. Yun. So, proceed na tayo ngayon dito sa paggawa ng curve. Okay? So, curve na tayo. Yun na natin to para madiselect. Okay. Unahin natin tong sa dulo. So, medyo madali. So, ang target natin, magagawa natin siya ng path dito sa H. Marami tayong pwedeng gawin, di ba? May mga ginawa tayo nung nakaraan. Paano ba yun? Yung si-select, delete, ganun. Yun. Ano lang yun? Yun yung mga shortcut na ginagawa natin. Pero not at all times applicable yun. Bakit? Dito, applicable kasi white and purple yung ano. May meron tayong crisp na image, ay na color. Paano kung sa mga picture tayo ngayon magka-crop? Hindi applicable yung tinuro ko sa inyo nung nakaraan, yung pag-select at yung pag-delete lang. Okay, so practice natin dito para medyo hindi ganun kaano sa mata. So dito natin papractice it. Okay, so pen tool tayo. Okay, kung paano mag-curve. So dito tayo magsisimula. Sa gitna. Okay, unang anchor point. Then hanapin natin yung pwedeng lagyan natin ng anchor point. Sabi natin, okay, dito. Okay, paglagay mo dyan huwag yung bibitawan. Pag-click kasi, i-bend nyo yan. O, lumabas na yung tawag dito yung line natin. So, pag nakita nyo okay na, bitaw. So, ito, hindi mo na ito siya madala sa direction na gusto mo. Gawa kasi meron nga tayong straight line na guide. So, dito na natin ngayon i-apply yung alt-delete, alt-click. So, pindutin nyo yung alt, tapos i-delete natin itong kanyang existing na line. So, pwede mo na siya ngayon dalhin sa direction na gusto mo. Okay? Kasi kung hindi mo i-delete yun, hindi ka magkaroon ng precise na direction. So, dito, hanggang dito lang ito. Kasi dito yung susunod, straight line na yan. Yan. So, kaunting. Ayan. Tapos, delete ulit para ma-straight line. Ayan. Okay? So, space bar para ma-move natin. Ito, parang straight line rin lang. Dito, pag nakita nyo straight line nyo na lang. Eh dito siguro parang may bend ng kaunti kung titingnan natin. Ayan. Then delete uli. Ay wait, spacebar yun. Delete. Ayan. Okay, so alt lang ang kanyang dito yung ating anchor point. Okay, pahabaan natin para mahila niya ng mabuti. Kaso lampas doon sa unahan. Okay, so ibig sabihin, lampas yung anchor point natin. Control C tayo. Dito lang muna siya.
Ayan. So dito na siguro siya, kasi kung masyadong layuan natin, hindi nagiging precise kasi yung ating shape, ayan. So hanapin natin yung mag-precise lang. So ganun siya, so medyo tiyagaan lang ng kaunti, kasi kung wala kayong tiyaga, so hindi nyo magkakaroon kayo ng precise na pag what we call sa pag-select. Ayan. So dito, ayan. Okay. Ay, sorry. Click agad. Sabihin natin kaya ba dito? Kailangan ikita nyo kung kakayanin ang anchor point. Ayan. So, hila pa ba? Huwag mo nang bitawan, ha? Okay, tapos delete uli. Alt. Delete natin yung line na yon. Okay, ayan. Tapos dito uli. Okay. So, tingnan natin kung kaya niya. Okay, kaya naman. Kahit pa paano. Okay. Ayan. So, ganun lang ang pag-select ng mga paikot-ikot sa mga curve. Okay? So, alam nyo lang kung saan yung i-delete nyo para makapagpatuloy kayo. Okay. So, ganyan lang. So, ganyan lang kadali. Diba? Ang dali lang mag-crop. Magawa ng ano. So, yan. Sobra kasi yan. May umaano. So, balik ka ngayon. Hanapin mo hanggang. Siguro hanggang dito lang yung... Hanggang dito lang... Ay, sorry. Nag-double. Ano? Okay. Sa history. Kasi nag-double click ako eh. Okay, ang control C kasi isa lang. Okay. Control shift Z ayaw. Okay. So, hahanapin nyo talaga yung shape, yung path na okay, sasakto siya. Okay. Ayan. Head lang natin itong history natin. Okay? Ayan. Nalupat ni music ko. Hindi ko napansin. Ayan. Okay. Asia. Okay. So, ayan. So, dinidelete lang natin yung para maano natin. Delete na natin space. Ito yata kayang malayuan. So, may mga shape kasi na kayang malayuan. Okay. Try lang natin. Okay? Ayan. So, okay na siguro yan. Ayan. So, medyo may lumampas lang talaga. Ano? Kahayaan mo na. Okay, tapos pwede nating ibalik sa pinaka-origin niya. Ayan. Okay. So, yun. So, mayroon na tayong what we call pinaka-path na magagawa natin. So, pag okay na siya, okay, so you can right-click. Okay, make selection. Ayan. Diba? Then, i-okay lang natin. So, meron na siya. So, meron na tayong marami na tayong pwedeng gawin dyan. Okay? So, unang-una, so, na pwede natin gawin dyan. So, punta tayo sa layer. Okay? Mag-add tayo ng new layer. Yan. So, sabi ko nga kanina, pwede nyong baguhin yung kulay. Okay, diba? So, ayaw nyo yung green or another layer para marami kang choices. Ito ay dilaw naman. So, another layer, marami kang choices. So, ito ay blue naman. Ganyan. So, kung titingnan nyo yung bawat layer, na-save natin yung bawat kulay na yan. Okay, kulay lang talaga. Okay? So, kung ating i-ano yan, okay, so, mamumove natin yan. Ito yung blue. Okay. So, ito yung yellow. Okay, nandun pa din yung ano natin. So, ito yung, okay, so, ito yung green. Yan. So, yun. So, makakapag-create tayo ay makakuha tayo ng iba't ibang kulay. Or, so, pwede din na mismo yung object ang i-duplicate po natin. Kasi ayaw natin na baguhin yung kulay. Gusto nilang natin i-duplicate. So, ito yung gagawin nyo sa activity ninyo. I-duplicate nyo lahat nitong object na ito papunta dito sa baba. Okay? So, paano gagawin? After na nakagawa na kayo ng path na ganyan, may selection na,
Bal, punta kayo dito sa selection tool sa taas. Okay, selection tool sa taas. Right-click nyo and layer via copy. So, ika-copy nyo. So, mag-puro produce kayo ng another layer from that image. Pero make it sure na nakaselect ka dito sa layer ng layer niya. Kasi naglagay tayo ng layer na color. Eh, pero i-delete natin mga color layer na yan. Hindi tayo mag-doble-doble. Delete. Okay. Para concentrate lang tayo sa original layer niya. Again, so matapos yung makaselect ng ganyan, punta kayo sa selection tool, right-click, then layer via copy. So automatic, makikita nyo sa layer panel natin, may new layer, may layer 1 na nag-appear. So automatic yun sa move tool tayo, meron ka na, imu-move mo yan sa baba. Okay. Yan. So kung ano yung naselect mo sa taas, yun at yun din dito sa baba. Okay? So yun, ito yung gagawin nyo dito sa lahat na yan, dyan sa 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So isa-isa nyong gagawin yan, ipaikutan nyo yan, then layer via copy, lagay nyo dito sa baba. Okay. Bawal mag-magic, mahuhuli ang nagma-magic. Bakit? Kasi habang ginagawa nyo ito, i-video nyo kasi. Okay. So i-video nyo. So ang video na gagawin nyo, not necessarily na naka-screen recorder kayo, gamitan nyo na lang ng cellphone na i-video nyo yung inyong screen habang ginagawa nyo. So, no, hindi na kailangan ng narration, ng sound. Ang gusto ko lang makita paano nyo ginawa at ipapasa nyo yung PSD sa akin. Okay? So, wala nang editing, kahit wala na, okay lang. Ang titingnan ko lang, walang magic na kayong ginawa, talagang tama yung ginawa nyo. Kasi maraming pwedeng magic yan. Pwedeng gamitan mo lang siya ng ganito. Yan lang, oh. Tapos right-click, layer via copy. Ay, wait. Dito pala tayo sa baba. Yan. Layer via copy. Oh, wait. Yan. Control D. So, mayroon na. Oh, diba? Magic. Eh, kung gusto mo nang mabilisan talaga, edi, layer via... Lahat mo na yan. Iganyan mo. Layer via copy. Okay. Yan. Andyan na. Or, gagamitin nyo yung tinuro ko sa inyo nung nakaraan. Diba? Na pag sinelect nyo ng ganyan, o yung sinelect nyo, sinelect nyo ng ganyan, okay? So, anong ano lang yung gagawin? I-delete natin yung puti, di ba? Okay? Ta parang maiwan lang yung kulay blue. So, pwede rin yung ganun. So, pero, ang problema dyan, makikita din yan. Nagagawa natin yan dito kasi ganyan-ganyan lang eh. So, ang purpose kasi natin, matuto talaga kayo na gumamit ng Pintool Craft. Hello, pictures na yung inyong pictures na yung inyong what we call kakrap. So hindi niyo pwedeng gawin ang ganyan kasi may background. So ito mahuhuli din natin saan ba diyan ang tamang ginawa. Okay, pag pinasa niyo sa akin, so tatanggalin ko lang yung background. O saan diyan ang tamang ginawa? Oh, yung isa lang. Oh, di ba? Eh sir, i-delete ko na lang ito. So pwede yan eh. So i-select mo lang itong layer na to. Tinuturo ko na sa inyo yung mga cheat na para hindi nyo na magawa kasi alam na rin pala. I-delete mo lang yan, o diba? O magic. O, ito naman isa. O, delete mo lang yan. Ay, nasa na ba? Ay, ito pala yung sa baba na layer. O, ayan. O, diba? Tapos, ito, anong layer ba ito? Ayan. O, parang tama naman. Okay. So, pag ganyan, siyempre, hindi ko na makikita kung tama yung ginawa nyo. Okay, ang kinakailangan ko, may video kung paano nyo ginawa. Okay, kasi, dinilit-dilit nyo lang eh. Pero, makikuminsan kasi sa age, kasi kuminsan, nakikita yun, lalong-lalo na sa mga... So, nagkataon lang kasi na ito ay plain white talaga ang background. Kasi for practice nga ang gagawin natin. Okay, so, yun. So, kaya nga, ganun ang pinagawa ko sa inyo. Ayan, so balik tayo. So kasi, halimbawa, pictures na talaga. Mag-open tayo ng example lang ng may picture ba ako dito naka-download. Ganda-gandang picture naman. Wala. Ah, pictures pala. Nasa download pala. Okay.
image. So halimbawa, wala talaga. Pangit naman pag estudyante ko yung aking. Okay. So, download tayo ng isang pictures. Para may pakita ko lang sa inyo yung difference ng sinasabi nating ano. Okay. So, halimbawa, gusto nating i-edit o tatanggalin natin yung background ng pictures na yon. E paano kung hindi ano yung background niya, hindi what we called hindi ganun kalinaw. Okay. So, yun yung magiging problema natin. Okay. Kung paano natin siya okay, tatanggalin. So, any question guys muna doon sa mga pagpapaikot-ikot natin? Any question muna? Question? Sir, si Huler po may tanong. Ano? Ba't po yung pintol ko po wala pong parang marching ant? Paano walang marching ant? Hindi, sa una man talaga, dapat i-ano mo yun siya, i-control enter mo or make selection para maging marching ant. Yun. So, hindi kasi siya automatically na marching ant na siya. Okay? So, kinakailangan i-try mo i-enter or what we call tawag dito, right click tapos make selection kung kaya siya. Try nyo. Ayun itong mga ano na to. Okay, question pa. So, nagkaroon na ba? Minsan mga madadamot din itong mga nasa internet na picture eh. Ayan oh. May mga ginagawa sila para hindi natin magamit. So, yun yung problema pag nasa internet kung minsan. Okay? Question pa? So another example, gagawin natin ito isa na lang bago tayo tumuloy sa isa. Sa shape na. So pat pa lang ginagawa natin. Okay. So limbawa, ito isa naman. Okay. So pen tool tayo. Okay. So lagi kayong mag-ano, pwede nyo pag nag-ano kaya, so lagi isusum nyo talaga para makita nyo kung talagang tama o precise yung pinaglalagyan nyo ng pen tool nyo. Okay? So, ganyan. So, medyo matagal lang siya, lalong-lalong sa pag-edit ng picture. Anyway, mag-i-edit naman kayo talaga ng pictures sa mga susunod nating lesson. Ayan. Ito pwede malayuan kasi precise na talaga yung ano. Okay, diba? So, space bar pag dito, hindi pa kaya. Hanapan mo yung magandang anchor point para, ayan. So, pag nasanay na, actually noon kasi hindi talaga ako mahilig pa sa pen tool eh. So, lately lang ako naging ano sa pen tool nung medyo may mga complicated na mga ginagawa. Pero nung bago-bago ako, nung pen tool, nandiyan ang eraser eh. Bihira. Dali lang mag-erase. Okay. So, anong ginagawa ni eraser at ni magic? Okay, malayo. Di ba? So, may mga shortcut din kasi. Kaso nga lang, pagdating sa pictures editing at sa mga complicated yung mga color niya, so doon tayo nagkakatalo. Problema. So, kuminsan halatang halata talaga pag yun ang ginamit mo. Pero pag itong pento lang ginamit mo, so pagdating sa precision, walang problema. Okay, talagang precise. Ayan. Wait, lampas yata ng kaunti. Ayan. Oops.
so ganito-ganito ang gagawin nyo, ha? Okay. So, i-video nyo lang sarili nyo kahit gumamit kayo ng cellphone. So, natin si sarili, hindi nyo na kailangan i-edit, ha? Tapos, ang video nyo para hindi mahaba, per object. Kumbawa, yung una muna, isang video, i-save nyo na, i-send nyo na. Okay, another video dito. So, huwag nyo ituloy-tuloy para hindi mahaba yung video nyo. Okay, hati-hatiin nyo na lang. Okay, so maliban na lang doon sa gusto nyong madire-diretso, so naka-screenshot kayo or whatever, so okay lang. Pero hanggat maaari, mas gusto ko yung hindi siya screen recorder, mas gusto ko yung cellphone mismo yung pag-ano. So itutok nyo na lang. So ito tulad nito, lampas ang anchor point. Kasi dito pailalim, tapos dito pataas na. So dapat dito lang muna tayo sa pailalim. So ganun ang paglagay ng anchor point, hindi lang basta-basta diretso. Then, dito na tayo sa pataas. Ayan. Delete. Okay, spacebar para maurong natin. Ayan. Kasi pag hindi na, kung hindi natin siya i-zoom in talaga, okay, maliban na lang kung mayroon tayong mga matang lawin at kitang-kita natin. Ayan. So, kung sa tingin nyo na okay na yan, yan. So, pwede nyo namang i-enter muna. Okay, para makita nyo kung may lumalampas or control Z para bumalik. Okay. Or right-click na natin. Okay, make selection. Ayan na. I-okay na natin. So, ganyan-ganito ang gagawin nyo. Okay, then, punta tayo sa selection tool. Right-click. Okay. Layer via copy. Okay, or halimbawa, doon sa design ninyo, gusto nyong tanggalin itong green. Okay, so ika-cut natin. Okay, try natin i-cut. Layer via cut. Okay. Mali. Nandito tayo sa silalim. Yan. Kasi hindi tayo, wala tayo sa main ano, layer via cut. Kung titingnan natin, okay, nakat na siya. So, tingnan na, yun, namumove siya. So, kaso nga lang, ano yung mga green na yan? Ano to? Ano yung sumobra na yan? Saan ang galing yan? Ba't may ganyan? Ibig sabihin, yung pag-select natin sa kanya, may hindi talaga siya, may mga lampas-lampas, hindi precise. Diba? Yan yung ano yan, dyan. So, kaya, pag tinanggal mo, may ano siya, may sumubra-sobra. So, yan o. So, kung ibabalik natin yan, hindi siya makita talaga eh. Yan o. So, hindi siya makita talaga ng mabuti. Diba? So, make selection. Kung ganyan, hindi nyo makita eh. Diba? Pero dito yan, ito, lampas na talaga yan. Ito, lampas na talaga kung titingnan nyo. Kasi nasa loob ng green yung marching ant. Okay. So, kung ating i-delete yan, ikakat via copy, kitang-kita siya. Makikita siya. Okay. So, ibig sabihin, pag i-cut, cut by, ano pala, pag atin siyang i-layer via copy lang, hindi talaga sakto kung anong shape nitong green, ganun makakopy natin. Kasi kung ikakat natin, ganyan, may natitira siya. Ayan. So yun, so ibig sabihin, yung pag-cut natin ay tawag dito, hindi talaga precise na kung ano yung edge noon niya. Diba? Pero mahirap talaga gawin yun ang sa pagdating sa precision. So, kasi nga ang gawa ng unang-una, siyempre mouse lang ang gamit natin at tawag dito. So, doon sa resolution, kasi kuminsan din ng computer natin, ng screen, nakaka-apekto din yung kulay. Kaya nga kung mayroon, magbibili kayo ng laptop, tapos more on graphics kayo, so try nyong bilhin yung OLED. Okay, may bago ngayon. Yung, ang screen niya ay naka ganito. Grabe. Talagang super linaw siya. Kitang-kita nyo talaga yung details ng kulay. Okay. Yan yung mga bagong labas ngayon ng mga laptop na good for design. Kasi yung actual na kulay talaga niya, dito, pag tinignan natin dito, kitang-kita natin una pa lang na may sobra tayo na green. Okay. So, yun yung ang factor, guys, ha. Kuminsan hindi lang sa pag-select mo, kuminsan may factor din yung screen natin, yung monitor natin, at yung graphics ng computer natin. Yon. So, hindi kasi natin nakikita talaga ng sakto. Okay. So, yun yung gagawin natin. So, ika-copy natin.
kung ano yung nandito sa taas. Okay. Okay. So kung ano yung nandito sa taas, okay? So ika-copy natin, biya-copy na lang tayo. Wait. Okay? So biya-copy. Huwag mo nang cut kasi sigurado ako maraming mga tira-tira talaga sa gagawin natin. So importante, magmukhang pareho itong taas at itong baba natin na ito. Okay? So wag naman yung iba na yung shape pagdating dito sa baba, pambihira, nabawasan na. So sakto talaga. Okay? So kasi kaya nga gusto ko copy muna, saka na yung cut pag ano talaga. Okay? So usually yung mga cut kasi kuminsan ginagawa natin yun pag alam mo, yung mga picture na ayaw natin nakalagay ang tao doon sa lugar na yon. So, ikakat natin yon. Pag nakat natin, paano sir yung pinanggalingan niya? Blanco na yon. Ano nang ginagawa doon mantawid pag nagblanco yung pinanggalingan? Halimbawa, yung sa tao, tinanggal natin. Okay. So, alam ko meron tayo dito eh. Yung ginamit natin nung nakaraan. Okay, so yung pinanggalingan niya, anong ginagawa doon? Para mabuo ulit siya? Ah, hindi din pala ito. So, dito natin ginawa yun. So, tulad dito. Okay, pag tinanggal natin ito, okay, so biyakapi itong siya. Okay, so dito muna tayo mag-sample ng pin tool kasi hindi natin ito ginamitan ng pin tool nung nakaraan eh. Okay, ano ko lang sa inyo. Kaya ba ng malayuan to? Parang hindi. Okay. So at yung ating anchor point sa una, nasa loob agad. Ulitin natin. Okay, so kaya kung minsan na kailangan nating i-zoom in. Ayan. Anchor point. Okay. So, bago tayo pumunta sa... Okay. Maaga pa naman. Shape. Dito mo tayo sapat para may pakita ko lang. Ay, mali yung ating na. Delete. Ganyan. Kaya medyo... Tapos medyo bumaba siya. Anchor point. Ang hirap pag... Ano yan? Natin na yung pixelated. So... Sana. Ayan. Okay. So, medyo kasi ang ating monitor dito at ang liit at maano lang ang resolution. Yun ang medyo mahirap. Okay. Pero syempre, hindi naman natin kinakailangan talaga na professional ano talaga. So, pag tulad ng mga nag-start up lang tayo, okay na yan kung anong mayroon tayo, pwede na yan. Okay, saka na tayo mag-invest ng talagang magaganda. So, kung more on, ano tayo, so, hanapin natin yung maganda talagang resolution ng ating monitor para pagdating sa kulay, precise talaga. Kasi kung minsan, iba yung kulay na ginagawa natin pag i-print na natin or in-upload natin sa internet, iba nang lumalabas eh. Diba? May mga ganong case kasi. Kasi nga, doon yung sa monitor kung anong meron tayo. Ayan. Ayan, malapit na tayo. Dito lang muna siguro kasi iba na doon eh. Oops, dito. Minsan kasi wala, nasa loob nga ito. Ayan. Okay, naselect na natin. Right click natin. Mix selection, 0.5 pixels ang gagawin natin. Ayan. So, ano yung gagawin natin? Wait, ika-copy natin yung background natin. Hindi natin na-copy. Okay. So, anong gagawin natin? Okay. So, dalawa. Pwedeng layer via copy. Okay. So, magkakaroon ka na ng copy niya. Diba? Okay. So, another naka-layer yun na, ibang layer na yan. So, pwede nating itago yan, yung layer na yan. Okay. So, or,
Or pwede nating gawing right click, ay wait, nakaano na tayo, move tool na pala tayo. Layer via cut. So tanggalin natin siya sa layer niya. So ito yung tawag dito. Ito yung mangyayari pag i-cut natin. Yan. May matitira. So anong gagawin natin dito mantawid? Mandawid, anong suggestion mo para yung mawala yung natitira na yan? Uy, Mandawid, anong gagawin natin dyan? Ha? Para mawala, anong tools ang pwede natin gamitin? Anong isipin mo ngayon, ano bang pwede natin gawin yan sa nabutas na yan? Lagyan na color, sir. Ano? Lagyan po ng color. Lagyan ng color, edi mag-shape pa rin ng ganyan yan. So, kunwari na pagkatapos sa ino, wala talaga siya ganyan pa din. So, anong possible na pwede natin gawin? Pwede bang ayusin yan ayon dito sa background niya? So, example lang natin na, try lang natin, pero hindi ko na siya itutuloy ng ganun kaano talaga. Okay, gagamit tayo ng nating clone stamp. Tingnan natin kung effective yung clone stamp dito. Ganito kalaki, masyadong malaki. Ito. Mali. Parang ganyan. Diba? Yan. Huwag natin ituloy. Sample lang yun. Magic yan. So, ibig sabihin, pag natapos natin yan, parang walang nangyari. So, ganun sa mga picture ginagawa. Pag nagtanggal kayo ng tao, pero make it sure na may makoklone kayo sa paligid niya. So, ito yung ikoklone natin. Yan. So, hanggang dyan lang yan, siyempre, ikoklone natin. Tapos dito sa baba, ito naman ang kukunin natin para ilagay doon. So, yung may source tayo dyan at meron tayong, so, parang, kinakopy ko lang ito sa paligid at pinipaste sa kanya. Yan ang ibig sabihin ng clone na yan. Yan. So, kailangan alam mo rin kung saan ka kukuha. Halimbawa, ito. Yan o. Ayan. So, para magmuka talaga siyang ano. O, diba? So, nasa creativity nyo na lang yan kung paano nyo gagaanohin yan. Pero yung principles, ganun. Ito, yung bilog na yan, pag pinindot niyo yung alt, ibig sabihin maghanap siya ng source kung ano yung ilalagay niya doon sa ilalagay mo. Source 'yan pag nag-alt ka. Halimbawa, dito ako kukuha sa kahoy source ko. I-click ko 'yan. Okay. Then pagpunta dito, 'yan oh, kahoy na may ilalagay ko. I-click 'yan, i-drag ko, magkakahoy na 'yan diyan kasi nandoon yung source ko kanina. So alt. Okay. Halimbawa, ito yung source ko, yung kahoy. Dito ako magsisimula. So, pag dito ako, idadrag ko lang yan. Okay. May kahoy na makakapit. So, ginagawa ito kuminsan pag gusto mong doble-doble or halimbawa, ito ilalagay mo doon. Isasource mo lang yan siya. Lakihan mo lang ng ganyan, no? Gaano ba kalaki? Ito, kahit ganito kalaki, pwede na. Yan, no? Pag na dito yan. Yan na. Nakapit na siya. Okay, cloning. Ayan. So, yun yung sample na kuminsan. Pag tinanggalan natin ito, itanggal to, dapat may pamalit tayo. Gagamit tayo ng cloning. Isa ang cloning, marami pang pwedeng way. Pero pinakamadali ay cloning. Okay, yun. So, ito yung gagawin natin ha. So, i-copy nyo lang yan. Pero huwag nyo i-clone ito, pambira. Tinuro ko na sa'yo, clone nyo na. Pwede, actually, pwede yung cloning kasi hindi yung hinahanap ko. Try natin yung cloning nga. Inano ko na sa inyo para mamaya. Okay, may magic pa pala. Pwede pa pala cloning. Simula ka dito sa taas. So, ano yung madadaon? Nadamay yung ano. Yan, meron na tayo dyan sa baba. Kaso, hindi siya gagawa ng another layer. Yan lang yung ano natin dyan. So, makuklone lang siya within the layer lang siya. Yan lang, within the layer lang. Wala siyang new layer. So, wala pa din. Useless pa din siya. Okay? So, yun. So, yun ang gagawin natin.
isa. Okay, i-ano natin yan, what we call, i-kakopy natin yan sa baba. Okay, delete natin muna yung ginawa natin na cloning. Okay, any question? May question tayo? Okay, delete lang natin yan. Next! So, after ng path ng ginagawa natin, another one is what we call, puna tayo sa pen tool uli, shape na tayo. Shape. So, kung titignan nyo, pag nag-pindot tayo ng shape, bumabago din yung option bar natin. Option bar. Unang-una, may option dito na fill muna tayo. Ibig sabihin, anong kulay nung nasa loob ng shape? Okay? So, halimbawa, kulay red tayo. Huwag tayong pink kasi ano yan? Red tayo. Okay. So, yun yung sa loob ng shape na gagawin natin. Ano yung stroke? Pag sinabing stroke, ito yung kulay sa palibot noong shape. Pwedeng meron, pwedeng wala. So, ganun din sa fill. Pwedeng meron, pwedeng wala. Halama, gusto mo walang kulay. So, dito mo lang, ito yung i-select mo. Pero since na gusto natin ng red, ayan. Then, ang palibot niya, sabi na natin color, ang kulay ng ano eh, sabi natin blue. Okay. Then, kung gaano ba kataba yung magiging fill niya sa palibot, so sabi natin 2 point. Okay. Then, ano bang stroke na gagawin natin? Continuous ba? Or ganito? Or marching ant? Okay. So, sabi natin ito sa gitna, piliin natin. Yan. So, meron na tayo. Then, dito sa last, at make sure nakaselect yung auto add or delete. What? Dito, okay, nakaselect yung rubber band. Ano ba yung rubber band? So, ito yung nilalaro natin, di ba? Yung pag, ano, sino ba mahilig maglaro ng rubber band dito? So, anong difference ng rubber band na meron at wala? Okay, pag sinabi natin walang rubber band, pag tinanggal natin yan, ganito mangyari. Pag nag-click ka dito, wala kang makitang line kung saan siya pumupunta. Once na nag-click ka ng another anchor point, doon lang lalabas. Di ba? Wala kasing rubber band. Okay, wala. So, pag i-on natin yung rubber band, so ayan na. So, alam natin kung saan yung tumatakbo yung line natin. Click. Ayan. So, may fill tayo na red at mayroon tayong stroke na blue. Okay? So, ibig sabihin, shape na yan. Ayan. Then, ayan. Okay, so nakakreate na tayo ng shape. So, palitan natin ng light color yung loob natin. Okay. Then, dark color yung ating stroke. So, halimbawa. So, wait. Ay, balik na. Ba't nawala? Ang stroke natin. Yan. Okay. So, pwede pa rin tayong gumawa ng design. Okay. Yan. Okay, halimbawa dyan. So, pwede natin i-bend yan. Okay? So, principles is the same. Ganyan. So, pwede rin natin i-bend yan. Ano pa rin ang principles niyan? Okay? So, pwede natin i-bend ito. Okay? Same principles. Same principle pa rin tayo. So, pwede natin i-bend yan. Okay? So, ano ba ginagawa? Okay, so ipa ano na natin. Ayan. So bakit parang okay. So para medyo ano natin. So pwede natin siyang ayusin, di ba? Wait. Ayan. Okay, so pwede lang i-move lang talaga natin siya. Huwag natin ikutin lalong papaan. Yan. Okay. So, meron na tayong na-create na shape na gusto po natin. So, kung titingnan nyo dito sa layer name niya, shape siya. Okay? Then, enter natin yan, yung selection niya. Okay, automatic na yan. Pag gusto mong, ano, okay, control D mo na lang. So, automatic na shape na siya. So, nagkataon lang, ayan o. Oh, ang ginawa kasi natin ay hindi continuous. So, pag sinabi natin shape, automatic, unang-una, may kulay siya na mumodify natin. Pwede natin siyang applyan ng effects dito sa baba. So, lahat ng effects na meron dito sa baba, pwede natin i-apply sa kanya.
So pwede natin lagyan ng drop shadow, ganyan. Okay? So yun ang pagkakaiba ng shape sa path. Okay? So pwede natin siyang i modify. Yan, diba? Pwede natin siyang i modify. Then okay, so ibig sabihin, pwede natin siyang i-apply yung dito sa baba ng mga effects kasi naka-shape na siya. So ito yung pwede nating gamitin sa mga elements natin pag gumawa tayo ng animation. Okay, itong mga shape na ito. Okay, kasi pwede natin itong i-convert as an individual. So halimbawa, okay na ito, kailangan mo ito, gagamitin mo na ito, di ba? So pwede mo siyang i-save, i-open dito. Okay, so right-click mo lang, then i-convert to smart object. Okay, para maging object siya. Okay. Then double-click, ayan. So pwede mo na i-save, save as. I-double-click mo lang yung pinaka-icon niya dito, then save as mo as PNG. Okay, halimbawa, flowers na kulang-kulang. Flower na lang kasi kulang siya ng petals. So save mo siya ng PNG. Okay, save. Okay, yan. So, kung gusto mong buksan yon, alam mo, bubuksan natin yung ginawa mo yan as an object na. Okay, so, pwede mo siya i-place. Place. Nasaan na ba yun? Picture. Picture ba natin na? Save? Or download? Wait lang. Saan natin na save yun? File. Save as. Ah, nasa temporary. Lagyan natin sa picture. Sa pictures, okay, ano natin ang as PNG? Kasi pag PNG, walang background. Then, a flower. Flower na kulang-kulang. Okay, then save. Then, okay. Ayan na. So, meron na kayong element na pwedeng gamitin. Okay, so, mga, so place natin. So, nandito. Ayan na yan, ayan, no? PNG na yan. O, ayan na. Diba? Object na siya. Okay. Diba? So, maka-create kayo your own object kung ano yung gusto nyong gagawin. Okay, so since na shape na siya, okay, actually pwede natin itong i-save doon sa pinaka, ano natin, tawag dito, pinaka, dito sa Photoshop. Pero actually yun ang magiging lesson natin. So, ibig sabihin, sa next meeting natin yung i-discuss sa Webes, kasi may klase pa naman tayo ng Webes, Friday lang wala. Ito, itong shape na ito, pwede mo itong ilagay dito sa, okay, sa custom shape natin. Okay, nasaan yung custom shape natin? Ah, dito. I-click natin ito. What we call rectangle ba? Tama? Windows. Nasaan yung custom shape natin? Extension ba? Nasaan ang custom shape? Ano? Mantawid. Nawawala. Yung U po. U. U lang yun, sir. Hindi. What? Mayroon tayong custom shape. Wait lang. Iba kasi ito eh. Pero is it essential nyo, sir? Ano na? O, naka-essentials tayo. Custom shape natin. Paano ba pala? Wait lang ha. Letter U lang po yun eh, sa shortcut po. Wala eh. Wala sa akin oh. Anyway, next ano pa naman natin yun. Titingnan ko dito sa bird. Iba kasi yung sa akin sa bahay. Yun ang medyo masakit dito sa Photoshop. Image custom shape. Bigla akong nawala doon. Bihira ko kasi ginagamit yung custom shape na yun. Kasi ito, itatranslate natin sa custom shape. Anyway, so, susunod ko na lang, susunod na lang natin i-ano.
nawawala dito sa akin. Minsan kasi sa iyo, ano, mantawid pa, ano siya? Iyo lang? Apo, sir. Iyo, ano? Sa akin, hindi. Walang iyo sa akin. Ayaw. Ayan. Pero, idadagdag kasi natin ito sa ano? Idadagdag natin siya sa custom shape. Para maisisave nyo na, magagamit nyo na. Okay. Yung itong tinatawag nating, alam ko dito lang yun. Ah, ito. Okay. I-right click pala natin ito. Itong pinaka dito sa, ano yan, din, custom shape tool. Yung nga, oh, pero ayos lumabas sa akin. Ayun. Di ba lumabas na? Kanina wala eh. Ito, custom shape yan. So dito kasi sa custom shape, marami to na automatic, mga vector image to. Alam mo, gusto mo na music. So i-append mo lang. Okay. Parang ko, yan na oh. So hindi mo na kinakailangan. So, i-click mo lang siya, tapos i-drag mo lang dito, makakagawa ka ng mga custom shape. Ganyan. So, ito yung mga pwede natin gawin sa animation na dito nyo i-edit, tapos i-save nyo as PNG, tapos gagamitin nyo na sa animate. Okay, dito nga pala yun. Right-click, custom shape, then yan. So, maghanap na lang kayo dito kung anong gusto nyo. Ornaments, append, ayan. Okay. So, kung minsan yung mga footprint, yung mga bulaklak, di ba? Yun, oh. Yung mga ganyan. Okay? So, dito nyo na lang i-modify. Pwede nyo i-modify yan habang nakaselect pa. Okay? Or tanggalan natin. So, meron na kayong pwedeng what we call mga elements na pwedeng gamitin doon. Ayan, di ba? So, ang gagawin nyo lang, pag nagawa nyo na ng ganyan, right? Ano nyo na dito sa shape niya? Kasi ito yan. So, i-convert nyo sa smart object. Maging smart object siya. Para ma-save nyo na. Ayan na siya. Then, save as. Okay. Yun. I-save as, okay, sa PNG. Then, sa picture natin, save. Okay, dahon natin. Okay, picture. So, yun, doon na yun. Okay lang natin yung may mag-pop up. So, dito, so kung gusto mag-i-place yun, nandoon na siya. Kung titingnan yun sa picture, oh, nandyan na. Okay, yan na, nandoon na. Then place. Ayan na, di ba? So, may mga predefined na tayo. Ito, pwede rin natin mailagay doon para ma-save na natin. Okay, sa susunod na ko na i-discuss sa inyo yon. So, papakita ko lang sa inyo na meron tayong available na custom shape. Napakarami yan, guys. Okay, sa mga design nyo, so i-append naman all. I-append natin ang all. Ayan yun, yan o lahat. Ino-all ko na ha. So, para nandyan na. Okay, so hindi nyo na kailangan humanap sa internet. At ang kagandahan dito, mga vector base ito. Okay, mga vector base ito na mga, okay, na mga images. So kahit maliit malaki siya, ganun pa din ang magiging hitsura niya. Okay, so ganun pa rin. Okay, so hindi pa rin siya what we call, hindi pa rin siya. Siyempre, kung i-gaganyan mo, talagang mayroon siya. Pero kung titinay mo sa malayo, kahit i-print mo yan, wala siya. Okay. So, yun. So, ayan. Ay, ito pala kasi ito na ano na natin ito. Ito, nasaan ito? Ito isa. Ito yung in-insert natin. Okay. So, na, naka-row pa siya. Row pa talaga siya. Okay. Question, guys. May tanong? Wala na. Okay na. So, yun sa custom shape, next, ano ko yun, explore natin yun ng ano, kung paano itong ginawa nating shape ay ilalagay na natin doon. Okay, para, at in the future, magagamit mo siya. Okay. At dito rin tayo gumagawa ng mga elements na kinakailangan nyo sa, kaya nga, galingan nyo, i-master nyo yung pen tool kasi dito manggagaling yung mga elements mo na pwede mong gamitin sa ating animation. Okay, so ito kayang-kaya na ito, guys, ha. Ika-copy lang yan, copy via layer papunta dito. Okay ba tayo? So hindi ko na-explain doon sa activity kung paano gagawin. Yan yung isa. Okay, pangalawa na activity 2, ito. So open ko lang another one.
Okay? So activity 2, download. So download yun. Kasi mamukhang nadadalian kayo dyan. So dito tayo sa activity 2. Ayan. So anong gagawin nyo? Kung ano ito, dito tayo. Ayan. So ikakopy nyo rin siya. Okay. So copy via layer. Okay, kakopy mo rin siya. Tulad nung ginawa natin dun sa una, hindi tulad ng ginagawa ko. Kasi itong ginagawa ko shortcut, dapat ganyan ang magiging hitsura. Okay? So isa-isa din. So ibig sabihin, 1, 2, 3, 4, 6 na layer ang makikita ko dito sa kabila. Okay? So huwag kayong mag-alala, sir, ang ano naman yan. Pag i-zoom in nyo yan, kayang-kaya kasi high resolution yung picture natin. You know? So kahit ganyan nyo, okay na yan. Ganyan ka, iwan ko na pa, hindi nyo pa makuha yung ganyan ka, kaliit na ano, kaliit na resolution. Ganyan. Malayuan lang yan. Ay, naka-ano pala tayo. Naka-shape tayo. Okay. Okay, control alt z pala tayo para mabura lahat. Ayan. So yun, so high resolution yan. Hindi nyo na kailangang itrace itong pangalan kasi mo baka sir, baka itong pangalan ititrace din namin, no? So ito ganito lang, yung pinaka-images lang. Isa-isa din. Anim yan. Ibig sabihin, anim na layer dapat ang makikita ko dito. Same procedure. Ibibidyo nyo isa-isa. Ito muna ang ibidyo nyo isa. Tapos isave nyo na sa YouTube nyo. Pangalawa, ito naman at isend nyo sa akin. Okay? So yun. So tapos pinaka-final PSD, dapat makita ko anim na layer doon sa kanyang layer panel. So not necessarily makapin nyo itong anyway, makakapin nyo pala yan. So wala pala kayong gawing edit dyan. Ano muna, pen tool muna tayo. Practice muna ng pen tool. Okay, yun muna ang gagawin natin. Okay, question. So bawal pa din ang magic, ha? So wag muna tayong mag-magic. Ngayon pag medyo dalubhasa na tayo, doon natin pwedeng gamitan ng magic. Kasi yung magic natin ngayon mahahalata pa, eh. So pag dalubhasa na kasi tayo, pag ginamitan natin ng magic, hindi na mahalata yan. Wag muna ngayon. Okay, so ano muna tayo ngayon? Nasa traditional muna tayo ng paggamit ng pen tool. So it will cost you 120 points kasi 20 points bawat isa. At yung isa, 100 points at it will be on our performance task. Kailan ang due date niyan, sir? Magbabakasyon na. Anyway, so January 20 pa ang due date niyan. Ito January 20 siguro. Hindi pala dyan at 20 kasi ibang date sa inyo. Okay, it will, ang due date nito ay January 25. Ito, itong itim. At yung isa ay January 18. So next year pa. So kahit gawin nyo ng next year na, okay na, bahala ko, kailan nyo gawin yan. Mahaba pa ang ano. So para pagdating ng bakasyon nyo next week, bakasyon talaga kayo. Okay, pero kung gusto nyo mag-practice, wala namang mawawala sa inyo. Okay, kasi ang habol natin dito is makapag-practice. Okay, ito, ang due date nitong isa ay 18. Okay, January 18. Okay, at itong isa ay 25. Madali lang kasi yung isa. Ito lang ang medyo matrabaho. Kasi isa nyo na tiyaga lang talaga. Tiyaga lang. Huwag nyo masyadong layuan yung mga ano. Matikit-dikit lang na anchor point. Para precise talaga yung draw nyo. Ha? Okay, kasi baka mo itong king maging queen. Ang itsura. So, kung ano talaga nakikita nyo yan mismo. Okay? Any question, guys? Before we end our lesson. Before I end my recording, I mean. So, wala na? So, yun yung magiging activity natin for this lesson.